Happy New Year po sa ating lahat. Okay, masaya po ba kayo ngayong bagong taon? Ayan, si Pastor, masaya ka ba? Oh yes, masaya po dahil hindi lang po kami nag-celebrate ng New Year together as a family, kundi nakasama din po namin yung aking mga kapatid. Okay, celebration dahil nakasanayan po namin na every New Year ay pumupunta kami ng sa Tugigaraw, sa province po namin para mag-celebrate together. So meron kaming get-together madalas. But because of this pandemic, alam naman po natin hindi po kami nakabiyahe. So, dito na po kami sa bahay nag-celebrate together. So, masaya po yung naging occasion. We thank God for, you know, we thank God for that na nakapag-gather kami dito. And of course, hindi lang ito celebration itself. But we are so thankful. Masaya po kami dahil for the past 2020, even though alam naman po natin na it was a challenging year for everyone. But ganun pa man, gusto namin tignan. We choose to look back doon sa mga gandang ginawa ni Lord sa akin, sa family namin. Mm-hmm. So, punong-puno po kami ng pasalamat, and that made our New Year very happy. Yeah. Okay, and also, we are hopeful now for this coming year, for this year rather, for this year 2021, kung paano namin experience yung katapatan ni Lord noong 2020. And we will also experience it, okay, the same. Because sabi ni Lord, is the same yesterday, today, and forever. Yan. Buti na lang, may forever. At kay God, may forever. Yung kanyang promises are forever. Tama. So that means, you know, yung ating happiness sa bawat taon ay hindi magdidepende sa mga circumstances. Correct. Sa paligid natin. Okay, dahil kung na kay Lord tayo at nagpapatuloy tayo kay Lord at meron tayong lumalagong pananampalataya kay Lord, then pwedeng lahat ng New Year natin will be happy. Yes. Oo. Yeah. Alam mo ba, Pastor, napakadami ng new normal ngayon, no? Yes. And i-share lang po namin na this New Year, kakaiba po ang aming celebration kasi kahit po yung family ko from afar, usually by December, nag-gather din po kami. But this time, nag-gather pa rin kami through video call. Ayan. So, kinantahan namin yung father ko ng happy birthday nung New Year through video call. Okay, nakausap namin yung father niya through video call. Kaya yung mga new normal yun. So many have changed. Ngayon nga, yung mga inaanak natin, di ba? Kahit malayo, walang lusot ang ninang. Ganun dinasabi nila, Gcash! Okay. Hindi mo maibigay yung regalo mo in person o yung pamasko mo. Binibigay nila ngayon yung Gcash number nila. Correct. Okay. So, masaya pa rin. Okay. We have a lot of reasons to be happy. Para-paraan na lang yan. Pero alam nyo po ba, sinasabi ng salita ng Diyos that we are happy because yes, we are blessed. Ayan. You are happy because you are blessed. Napakaganda ng salita ng Diyos. Kasi, alam nyo po, nakakalungkot man isipin, may mga tao po na nawalan na ng gana mag-celebrate to become happy. Kasi ang dami ng sad things na nangyari. Nandyan yung namatayan ng kamag-anak, nawalan ng kaibigan, okay, nawalan ng trabaho. Sino ba namang mag-celebrate sa ganun, tama? It's really a sad thing that makes us lonely or sorrowful. Pero, alam nyo po ba na in worst situation, masasabi pa rin natin that we are happy because we are blessed. Alright, so allow us to read the word of the Lord to you today. Okay, upang malaman po natin kung ano po sinasabi po ng salita ng ating Panginoon sa pagiging happy. Yes. Okay, so for this year 2021, alam ko po na gusto natin maging happy, gusto natin yung family natin maging happy. And kay mga iba, di ko masisisi kung they will check their, kung ano sinasabi ng horoscope nila or ano sinasabi ng mga manghula for this year. Actually, mayroon pa ako nabasa, may manghula, may saksakat na manghula, sinasabi niya na itong year 2021 will be the worst. Okay, maraming kumukontra sa kanya and they wish na he's wrong. Okay, so nawa, okay, mas tingnan po natin kung ano yung forecast, okay, yung prediction po ng salita ng ating Panginoon, because that's the best
Okay. Yung mga prediction ng mga manghula, well, pumapalya po yan. Pero yung mga pangako ng Panginoon, no. It won't. Kasi sinabi ng salita ng Panginoon, yeah. Okay, heaven and earth will pass away, but my words will remain forever. Amen. Okay, kaya kung meron mong forever, si God. Si Lord yun. So, let's take a look. Gusto namin basahin po yung salita ni Lord, okay, for you and for me. Okay, at i-claim po natin for this year, if you are dead serious na maging happy for this year, then gawin din po natin itong sinasabi ng salita po ng ating Panginoon. Okay, let's start reading. Okay, so sabi po sa Matthew chapter 5, okay, so alam ko po sa mga iba, alam na po nila to. Okay, yung tinatawag ng Beatitudes. Okay, actually, meaning ng Beatitudes is the supreme blessing. Okay, so if you want to be really blessed, then, okay, you can do this. You can, you know, apply this to yourself. Okay, sabi sa verse 3, okay, sabi to, blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven. Verse 4, blessed are those who mourn, for they will be comforted. Blessed are the meek, for they will inherit the earth. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they will be filled. Blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Blessed are the pure in heart, for they will see God. Blessed are the peacemakers, for they will be called children of God. And blessed are those who are persecuted because of righteousness, for theirs is the kingdom of heaven. Blessed are you when people insult you, persecute you, and falsely say all kinds of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way, they persecuted the prophets who were before you. Okay, so napaganda po nung salita po ng ating Panginoon. It's all about blessedness. Pero alam niyo po ba na yung word na blessed dito ay hinango po sa Greek word na makarios. I think makarios nga yata yun. Makarios. Okay, isa sa ibig sabihin ng makarios is happy. Wow. So yung blessed dito ay we can also pwede natin palitan ng happy. Happy. Happy is the one. Happy is the one. Happy is the one. Okay, kung kaya nga, okay, ito yung gusto namin share na text po sa atin. Kasi gusto po namin na hindi lang po kami, kundi kayo din ay maging happy. Happy. Yan. At itong napakaganda. Alam niyo po ba na ang makarios ay ginagamit din siya sa salitang to be envied. Oh. Ibig sabihin, kaiinggitan ka. O di wow? Sino ba yung mga tao kinaiinggitan? They are the people who are having everything that they have. They need. Okay? Sila yung mga successful. Mm. Sila yung mga sinasabi nilang pinagpala. Oh, yan yung mga sinerte. Ang ibang word mundo, nila, no? Yung kung gagamitin natin yung terminology sinerte ng mundo, yung mga sinasabi nilang sinuerte. Oo, nakakatuwa kasi yung mga tao ngayon, no, nagiging plantito-plantita, bumibili sila ng mga fortune plant, money plant, para lang maging swerte this year. Pero alam nyo po ba, we don't actually need everything or any of those. Kasi yung salita pa lang ni Lord, it gives us that sense of happiness, being blessed, okay, being envied by other people. Tayo po pala, kapag tayo ay nasa Panginoon, tayo pala ang mas higit na kinaiinggitan. O, diba? So you have all the reasons to be happy. Kahit na nawalan ka ng kaibigan, maaari siguro, mahal sa buhay, nawalan ka din this 2020, well, as long as you have the word of the Lord, you still have reason to be happy. Ano nga ba ang happiness talaga, Pastor? Yeah, okay, so ang mundo po natin, okay, sineselebrate po yung pagkakaroon na madaming mga ari-arian, okay? Sa mundo kasi yung happiness minsan ay nayuugnay sa anong meron ka. Yes. Okay, so sa mundo, if you have a lot of things, if you were able to accumulate a lot of things, okay, kung ikaw ay nakaroon ng maraming mga bagay-bagay. Okay, pwedeng bahay, lupa, kotse, or marami pa dyan, or malaking pera sa bangko. Okay, yun yung parang sikat, may impluensya. Yun yung parang kinainggitan, okay, sa mundong ito. But actually, sa salita ng Panginoon, ang
ang kinainggitan dapat ay yung mga taong mayaman pagdating sa relationship nila sa Panginoon. Yes. Okay, because itong binasa po natin, this is not about, you know, dito pagiging sa mayaman dito sa standard ng mundo, kundi pagiging mayaman sa Panginoon. Pagiging mayaman sa relasyon mo sa Panginoon, because that is the most important thing in this world. Yeah. Okay, kaya nga sinabi ni Lord eh. Okay. Napasayo na lahat ng ari-arian ng mundong ito, 'di ba? Kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa sa impyerno, anong silbi ng iyong kayamanan? Tama. So, you know, it only shows na ang pinaka mahalaga o pinaka supreme na wealth is not the wealth in this world, dahil pag namatay ka, hindi mo rin naman madadala. Oo, kahit sing-sing na ginto o kahit kaano kaliit na ari-arian na nipundar mo, pinagpaguran mo, halos kinamatay mo, wala kang madadala. Tama. Okay. But pag pinayaman mo yung relasyon sa Panginoon, yun, tsak na madadala mo sa Panginoon. Because, you know, someday, as the Bible says, we will be rewarded. Okay, sa lahat na mga ginawa natin. Okay, para kay Lord habang tayo ay nabubuhay pa sa ibabaw ng lupa. So, yes. If you want to be happy, okay, go for the right, you know, the right source of happiness. Tama. Okay, yung pinaka real source of happiness ay yung relationship mo sa ating Panginoon. Mm. So kapag yan ang pinayaman mo, okay, yan ang pinayaman po natin, then mas tsak na tayo po ay magiging happy. Okay? Kasi kapag yun, no, meron tayong mayamang relationship kay Lord, ano man yung mangyayari sa ating kapaligiran, okay, may pandemic man, okay, may second strain man ng virus, ay maninatili pa rin tayong happy. Diba? Okay. So, napaganda po ng salita po ng ating Panginoon, yeah, para po sa ating pong lahat. Blessed po talaga kasi yung mga they are seeking for the righteousness, okay, for the kingdom of God, for they shall be rewarded talaga. Alam nyo po, yung reward po, ng greatest reward talaga na ma-appreciate mo, yung faithfulness talaga ng Panginoon eh. So yung reward na yan, hindi mo kailangan pumunta sa heaven muna or as soon as possible para lang maramdaman mo yung reward na yan. Kasi dito pa lang sa lupa, mararamdaman mo ang katapatan ng Panginoon. You are already great rewarded. Alam niyo po, the fact na side by side, ano yung sinasabi ng salita ng Diyos? Thousands may fall, even more on my side, pero you will still remain standing. Okay, dun pa lang, makikita mo na natapat ang Panginoon sa'yo. Mawalan man tayo ng trabaho, God is able to use all of His resources just to sustain you, just to give you what you need. Okay? Pero ito po talaga yung great challenge. Alam niyo po, ang isang nagustuhan ko sa gathering namin, yung testimony part. So, yung mga kapatid po niya nag-testify. And isa po sa mga kapatid niya, nang sabi niya, di ba, yung makikita mo rin talaga kung maging faithful ka sa Panginoon. Ito yung test mo eh. Pero nakita po namin na hindi po napabayaan ang kanyang mga kapatid at ganun din po kami. And in fact, sa lahat po ng taon na nagsama kami ni Pastor Francis, we have seen that God is really faithful. Okay? Amen. So, you know, even if we don't have these kinds of material blessings here on earth, we can still rejoice this new year. And we can, amen, boldly and confidently say that we are happy. Ayan. So, sinasabi natin, Happy New Year, not on the basis of this world, but on the basis of the promises of God. Okay, amen. Itong Beatitudes na to, Pastor, napakaganda, no? Because it is also a guidance for us, what would be our attitude this 2021? Would it be being afraid? Would it be, alam mo yun, matatakotin ka, maaalalahanin ka? But no! Okay, in this Beatitude, if we will study this verse by verse, ito yung mga kabaliktaran eh. Worst situations to mga to eh. Ito yung mga hindi magaganda at mahihirap na sitwasyon. Being humble, okay? Being meek, okay? Napakahirap po niyan. But, ang sinasabi ng salita ng Diyos, you are blessed if you do this all, okay? Happy.
Yeah, happy. And envied. Ayan. Napakaganda po ng salita ng Diyos. And, of course, we would like to invite you, if you want to learn more about these Beatitudes, this coming Sundays, we will gonna be having a series of this Word of the Lord in Matthew 5. Ayan. So, kung gusto nyo pang maging maunawaan ang real meaning ng happiness or being blessed in this text, okay, come and join us in our live services every Sundays. Mm-hmm. At pagbubulay-bulayan po natin, walang iba po kundi ang salita po ng ating Panginoon as we start this year 2021. Yes. And I think this will be, you know, a good start for us. Yeah. Okay, to, you know, to consult the Word of the Lord. Hindi lang i-consult yung mga anong sinasabi ng mga manguna, o anong sinasabi ng horoscope natin, o anong sinasabi ng media, ng, you know, ng mga balita. Well, I think for the past year, kung marami kang oras nilalaan sa balita, I know, alam ko you were bombarded with so many bad news. Yes. At meron lang manatiling isang good news, and that is the Word of God. Kaya nga tinatawag na ang Bible is good news. Because it will always remain as good news. Good news. Kaya kung gusto mong maging masaya, okay, pagbulay-bulay mo yung mabubuting balita, which is the promises of the Lord. Yes. That's contained, okay, in the Bible. Mm-hmm. So if you would like to start a Bible reading, okay, for this year, I think that's the best thing na pwede natin gawin. Tama, New Year's resolution. Okay, so yan ang isang masasabi ko sa magandang best New Year's resolution po natin. Mm-hmm. Okay, na hindi lang po tayo umag-abang sa mga post ng ating mga kaibigan sa social media, kundi abangan natin kung ano ba yung mga post ni Lord para sa iyo. Okay, because when you read the Bible, God speak to you. Yes. You personally. Mm-mm. So, God has a message for us. Okay, mayroong message si Lord sa atin every day. Yeah. Kung i-check mo lang actually yung inbox ni Lord. Inbox talaga? O yung post ni Lord para sa iyo. Yung my day ni Lord para sa iyo. Yes. Okay, so si Lord meron siyang my day para sa iyo eh. Kaso lang minsan hindi natin pinapansin kasi mas pinapansin natin yung mga my day natin sa social media. Okay, so you know what? Yung word ni Lord, yung Bible, that will remain the best my day of your life every day of this year. Hindi lang for this year 2021, but even the years to come. Yeah. So the secret to happiness, real happiness, is the Word of God. Yes. Okay. So God bless you po, and may you have a blissful new year. Okay. Kahit po hindi happy ang mundo, you can still always have the reason to be happy. You're secured from the Word of the Lord. So, gusto natin bang ulitin, nais namin batiin po muli kayo ng totoong Happy New Year! Happy 2021, and hindi lang itong 2021, but even sa mga darating pang mga taon, nawa maging totoong happy na yung ating bawat taon. Hindi lang po itong bawat taon. God can make your every single day happy if you will just choose, okay, to find happiness on Him. Kasi sinabi niya, if you delight yourself in the Lord, and He will give you the desires of your heart. So, ang happiness ay laging na kay Lord. Okay, so again, God bless you. And again, Happy New Year! New Year! And see you again sa aming mga susunod na live services. And let's, you know, let's meditate and let's study and let's consult God through His Word sa ating buhay. So again, God bless you, and you deserve to be happy.